at hindi rang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Mabag ka sa amin, Panginoong Diyos, ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawing mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo. Ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo, patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta. Ipagkaloob mo na ang itinadalangin ng iyong mga lingkod naway manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan na ikaw na ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mabag ka sana, kami ay tulungan
Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawarin ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Tinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, tingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. At siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino mang sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat.
sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng maraming. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin pong pananampalataya, lalo tigit bilang isang deboto, hindi lang po tayo basta umaasa sa himala. Kasi ang ating pananampalataya, dapat ito ay sinasabayan ng gawa. Marami na po akong narinig ng mga kwento ng mga deboto, mga nagpupunta dito sa Quiapo, ng mga umasenso, mga umangat. Pero yung sa pag-angat, hindi yan magic. Pwedeng yung pagpunta sa Quiapo, sa pagdarasal sa Poong Nazareno, ito po yung nag-push sa kanya. Ito po yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para kumilos. Hindi kayayaman sa pagluhod-luhod mo dito. No? Dati ginagawa natin, mula pinto hanggang dito, luhod ka. Pag narating mo to mayaman na. Hindi ganon. Hindi rin pwedeng pupunta ka dito, daladala mo yung lotto card mo, tapos paglalis mo dito, panalo na. Hindi ganon. Kung gusto mong umasenso, kung gusto mong umangat sa buhay, magsumikap ka. Yung pagdarasal, yung pananampalataya, lagyan mo ng sipag at tiyaga, aasenso ka. Ngayon po ay narinig natin sa kwento, sa ating ebanghelyo, tinatama ni Kristo yung pananaw ng mga alagad niya. Yung pag-iisip ng mga alagad na akala kasi siguro, no, akala nila yung kaharian na tinutukoy ni Jesus ay yung kaharian sa Jerusalem, yung palasyo. Kaya nga itong dalawang alagad, no, na si Juan, si Santiago, pag umupo ka na sa iyong kaharian, pag ikaw na ang naghahari, ako dapat yung kanan, ako yung kaliwa. Ay narinig nung sampu, nagalit dun sa dalawa. Bakit sila? Bakit hindi kami? Anong karapatan nyo para kayo yung nasa kanan at kaliwa? Kayo ang malapit sa boss. At ito yung gustong i-correct, no? Itama ni Jesus. Kung gusto mo talaga, no? Parang nagpapagalingan eh. Dapat kami, daanin natin sa talent portion, daanin natin sa Q&A. Ngayon yung trend ngayon eh, di ba? Gusto natin maging pinakamagaling. Kaya lang, wala naman pong masama, no? Kung hangarin natin maging magaling. Pero ang tanong, paano mo nakuha yung posisyon na maging pinakamagaling? Yun yung magandang mapagnilayan natin. Paano mo nakuha yung estado ng buhay mo ngayon? Yung iba po talagang given, ipinanganak na mayaman na, may pangalan, at kapag yung pangalan mo eh ganito, eh talagang itinuturing ka na ng lipunan na magaling. Pero magaling nga ba talaga? Kaya ngayon tanong, paano mo nakuha yung pagiging magaling? Deserve mo ba talaga yung maging magaling dyan? O kaya ka nandiyan dyan? O dahil lang may padrino? Dahil lang may pangalan? Lalo tigit, baka naman umangat ka dahil merong kang tinapakan. Umangat ka dahil merong kang hinila. At ang sabi ni Kristo, hindi dapat ganyan kaya mag-isip. Kaya nga sabi ko, no, kung gusto mong umangat, gusto mong maging dakila, pagsumikapan mo,
sipagan mo. Doon mo talaga masasabi at talagang magkakaroon ka ng parabang yung pride. Iba yung maging mayabang ka, kundi yung may pride, yung may dangal na kaya ako narito dahil pinagsikapan ko, wala akong tinapakan na ibang tao, wala akong inagrabyado, wala akong inabuso, wala akong binayaran na tao para lamang umangat. Magiging buo at malinaw sa iyo na pag humarap ka sa salamin at sasabihin mo sa sarili mo, pinagsikapan ko ito. Marami po talaga dito, no? Ang dasal nyo, makapag-abroad. Maraming kalalakihan nagpupunta dito, makapagsiman, makapasa. Pag-exam nga eh, no? Mga board exam, ang daming tao dito kasi sana pumasa. Papasa ka naman talaga kung nag-aaral ka, tapos sasamahan mo pa ng tiwala sa Diyos, pagdadasalan mo pa, talagang, di ba? Kasi, alam nyo, madali lang man talaga maging dakila eh. Ang sabi nga po nila, kung gusto mo maging dakila, punta ka sa Quiapo. Hindi sa simbahan. Doon, banda doon, pwede kang gawa ng certificate, anong master, anong doctoral ang gusto mong makuha para ipakita sa tao, wow, PhD, ah, dami dito. Pero marami po nakapag-aral, magtataka ka, nakapag-aral naman. Pero bakit ganun mag-isip? Bakit ganun ang pananaw? Na di bali nang may masaktan, basta okay lang, ako, maayos ako. Bakit ganun? Kasi kailangan mong paghirapan. Kaya nga sabi ni Kristo, sigurado ba kayo sa inihingi ninyo? Gusto nyo maging dakila? Sigurado ba talaga kayo? Pwes, daranasin ninyo kung ano ang dinanas ko. At lahat naman yan, pinagdaanan ni Jesus. Bago siya talaga nakabalik muli sa langit, naupo sa kanan ng kanyang ama, naghirap din. Yun yung totoong tagumpay. Talagang nagtagumpay tayo. Sa sitwasyon natin ngayon, dito lang sa ating bansa, bakit hindi tayo makahanap ng the best solution sa pagharap sa pandemyang ito? Kasi ang daming tao ang nagsasabing kami ang may best solution. At sa dami ng best solution, wala tayong nagiging solusyon. Kasi, ay, dapat sa atin manggaling yung the best vaccine. Dapat sa atin manggaling yung the best solution. Ay, narinig nung iba. Iba-iba pang grupo yan. Hindi, dapat ito. Dapat ito yung brand. Ito yung agency. Ito yung dapat kami. So, wala tayong nararating. Kaya ngayon, kanya-kanya na tayong kilos. So, sino nagpapahirap talaga sa buhay natin? Tayo-tayo din. Kaya nga kung makikinig lang talaga tayo kay Jesus sa kanyang mga salita, magagabayan talaga tayo sa kung paano tayo kumilos, sa kung paano tayo mamuhay. Masarap po sa pakiramdam yung nagtatagumpay tayo sa tamang pamamaraan. Kahit anong hirap, pag sumikapan natin, magtagumpay nang walang tinatapakan, nang walang inaagrabyado. Mahirap po yung sa standard o sa pananaw ng lipunan, ikaw yung dakila kasi maayos yung damit mo, malaki yung bahay mo, magara yung kotse mo. Pero pag tumingin ka sa salamin, mukha kang tanga.
Sana po, yun lang, yun sa part na yun. Gusto mo bang maging tanga? Kung talagang magaling ka, magaling ka. Hindi mo kinakailangan ibida sa iba ang sarili mo para patunayang magaling ka. Kasi ang isang tao, kahit hindi nakapag-aral, pag magaling, magaling. Pero lahat naman po ay nakukuha sa pagsusumikap natin. Kaya kung nakakaranas man kayo ng hirap sa ngayon, huwag kang sumuko. Ituloy mo yung pangarap mo, magtatagumpay ka isang araw. Basta isipin mo lagi, kasama mo ang Poong Jesus Nazareno. Pwede kang magkamali, pero ang Diyos laging handang itama ang ating pagkakamali. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa amang mahabagin ang ating mga panalangin. Ang ating itutugon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng pinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagkaalay namin sana'y kalugdan mong isang bayan na nag-uukay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain, ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak
na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus, pagkain ka namin, inumin na ikaw rin. Espiritu'y padaloyin, sisigla na ang damdamin. Yesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Jesus, lagi kang kasama sa paglilingkod sa kapwa, sa hirap at sa ginhawa, pag-ibig mo'y nadarama. Yesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo'y
Yesu Kristo sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin.